ganda nito. Miss, pahiram ako. Ito yung ano. Para sa MacBook. Ganda nito. Kita ko sa inyo. Baka mahilo lang kayo. Ganda niya. Kasi, gusto natin yung ano. Ayan siya. Gusto ko yung, ganda niya, diba? Tara, tignan na natin. Gusto ko yung, suot natin yung, suot natin maganda sa atin. Ganda. Ganda, diba? Ganda. Ang ganda niya. And this one is 2,000. Magkano? 2,008. Ang ganda! Ganda, no? Ito, oh. Huwag mo naman akong pagalitan. Ang ganda. Ito pa yung isa, oh, kay Alisa. 3,500 lang. Ganda. Ganda, sis. Tapos may swak pa kasi dito, oh. May, uy! May laptop. Yes. Tsaka malaki yan. May next, ano na. Ganda. Itong, ano na to, ito. Like this. Kami naka-beige. Oh, sa kanya backpack. Kasi gusto niya, ito yung kanya. Ayan yung hinahanap niya. Sa akin naman, pag sa airport, laptop bag slash ano na, yan na yung bag. Ganda. Ganda, diba? Ito, naka-6 months sila. Yung akin. Ano siya, ma'am? May 2,850. 2,850. Kay Alisa, 3,000. Pero kasi hindi naman to leather, nylon siya. So, okay. Mm-mm. So, Citibank yung ginamit na card. Ang ganda, oh. Ganda yun sa ka, ano, ma'am, yung arrival yung napigyan namin, ma'am. Ganda niya. For work, ayan. Kuna na record kung ano nangyari, pero yan, nabili na namin at naka-installment to. Actually, binayaran ko na kay Alisa rin. Hindi rin naman nagtagal. Anong nangyari? Ayan, mga gastado. Anong nangyari? Uy, pero kailangan talaga namin kasi si Alisa, nagarap siya ng backpack. Ako naman, ayokong malaspag yung longchamp ko na bag. Kasi pwede ako pag naging mommy na ako. Ito, pwede to sa work kapag nagbabranch. Pansulit sa lahat. Oo, pag mga sa business trip, edi ba lagi ako nag-ano? Lagi ako nagta-travel for work. Oh, ito, siya din sa work. So yun, sulit na sulit yung nabili namin, di ba? Truffle. Ganda nga. Sarap talaga yung coconut. Ano pong flavor ng coffee yan? Coconut. Ah, coconut. For iced coffee. Yes po, tama. Dito. Ano to, dilis? Sorry. Ayun, dilis yan. Anchovies. Wait lang, Alisa. Ganda ng shot dito ng food. Si ate, lahat ng ano niya, di ba? Like...
Nagpa-drop talaga ako dito sa SNR kasi magpapa-member ako dahil mas mura yung appliances nila dito talaga. Tsaka yun nga, yung sa pag-gas up din, mas may discount. Tapos may magtanong ko magkano, 700 na po yung membership ngayon. Tapos pwede ka nang magsama ng kasama mo up to 3. Tapos pwede ka rin magpa-secondary kung gusto mo mas mura kasi secondary, 400 lang. Here's the place. Ayan siya. Ayan yung room. Dito sa Skinstation. Ayan, mag-ano tayo dito. Ayan yung tool na ginagamit nila. Thermax Professional. Here in Skinstation. Ayan siya, ayan siya. I would ask you to change dito sa damit na to. Actually, yung sa kilikili ko, okay naman siya. Medyo nag-i-inerty lang ako. Pero, done na ako sa aking fourth session, sa first session ko. Bibili lang ako ng cream na umaga tsaka gabi mo gagamitin. Regarding naman dun sa pag-laser, lalagyan nila ng gel. Tapos, medyo parang nakakakiliti lang. Yung force, medyo parang may force ng konti, pero matotolerate mo naman. Lang sa inyo. Ang random, no? Bumili ako ng mga pagkain ko. Hindi na kasi kami nag-grocery simula nung nagpapagawa ako ng bahay. Pero, I bought a few items para sa sarili ko. Bumili ako dyan ng mga pasta sauce, tas yung mga cereals. Nandito ako, pero nahiya ako mag-vlog kasi nakabukas yung ilaw. Pero, ayoko pang umuwi eh, so tatambay muna ako dito sa area na to na wala masyadong tao. Wala lang, kasi gusto ko lang. Ay, nako. Di naman sana papagod ako or what, but you know that feeling ng kapag kunyari, lumalabas ka, tapos parang ayaw mo pa matapos yung araw. May ganun akong feeling today. And at the same time, pumunta ako kanina sa grocery. Yung friend ko, si Alisa. Hindi ko alam, parang ano to, lote na malaki. Anyway. Tapos yung friend ko si Alisa, recently, nag-a-addict siya sa cereals. You know what? Yung pag-heal ko ng inner child trauma, hindi naman siya trauma, but of course, I grew up deprived. Ang talagang pamantayan ko talaga na umaasenso-asenso na ako sa buhay, yung nakakabili na ako ng fresh milk tsaka ng cereals. Actually, hindi fresh milk kasi yung fresh milk more dun sa boss ko eh. Siguro ako, cereals talaga. So, bumili ako ng 4 sets of cereals dyan. Tapos parang feeling ko, achieve na achieve ko yung life. Tapos parang ayoko pa umuwi. Gusto ko pa magmuni-muni. Alam mo yung ganong feeling? Nasa ganong moment ako kanina habang habang gumagawa, kumukuha ako at bumibili ako ng cereals. Ewan ko, medyo weird, nahihiya na ako sa mga taong dumadaan. Saglit. Patayin ko na nga yung ilaw. Ayun. Alam niyo yung ganong feeling na ayoko ka umuwi. Dito muna ako papalipas ako ng oras sa kotse, kaya lang sayang yung gas. Ewan ko, ako lang ba yung may mga ganon? Yung may mga inner child trauma na you wanna heal? You wanna heal that inner child na kapag bibili ka, gusto mo ng ganito, nagmamaktol ka. I am doing that at the moment, but at the same time, in moderation. So, yung mga binili kong cereals, yung mga maliliit lang na pack. Pero kasi medyo matakaw ako eh. So, dahil, ba't ba ako nakamask? Dahil medyo matakaw tayo. Ano, bumili ako ng mga 4 to 5 ata. Lahat ng nakita ko dong maliliit na gusto kong kainin, binili ko, ganyan. Hindi ako masyadong nag-grocery lately because
I really need to save up for the house. And di naman pwede lahat, i-credit card ko yung appliances, no? Like, a few boxes still need to spare para at least hindi naman sobrang mahal yung maging installment ko or ganun kalaki. But you know what, ang sarap lang kanina mag-grocery. Tapos ayun yung mga binili natin. Para ang sarap lang. Ang sarap niya lang sa ano, ang sarap niya lang sa feeling. And that's exactly what I did. And di ko alam kung ako lang yung may ganong phase or moment in life. But I am 26. I am single. I am not going home to a family of mine. Well, of course, meron mga pamilya yung nanay ko tsaka tatay ko, yung mga ganon. Pero alam niyo na yung sinasabi ko na yung sarili mong pamilya, ang hirap nun that once you enter, you finally settle down and you enter that motherhood, iba na siya eh. I think it would really change it. That's why, as much as possible, and if any one of you are in that phase as well, like me, enjoy niyo yung life. Ang hirap bumalik at magkaroon ng regrets in life. It's also hard to go back and be in that situation that you are longing for that youth. Yung ganon, ang hirap ng ganon eh. You're longing to be in a situation, you wanna go back in that situation. Mahirap na po ibalik yung mga pagkakataon at mga kaganapan at especially age. So if you have time, you're in your 20s, whether you're in your early, mid, or late 20s, as long as wala ka pang family, give that to yourself. Kasi ang hirap na no, ang hirap na mabuhay ka full of regrets because you failed to do the things that you want. So ako, I travel a lot. Not just traveling, I really exert effort in my own happiness, even the simple things. Nakakatawa kasi when we define happiness, we feel like happiness is just about, you know, the material things. But truth is, being happy is more of into experiential things. So ako yan, I travel a lot with friends. Even though you don't get along well with your family or may mga friends na negative ganyan, mahirap kasi yung hindi nangyari yung mga bagay because you are too afraid and you are too clouded by your emotions. Alam mo yung pakiramdam na uunahin mo yung pride. Ayaw mo makipag-usap kay ganito just because, alam mo yon, give it to yourself. Even once, ibaba mo yung pride mo. Yung mga ganong moments. Kasi ang hirap ibalik ng panahon eh. So kanina habang nag-grocery ako, ang dami na naman tumatakbo sa isip ko. Alam nyo, itong pag-vlog na to, I don't know if I'm gonna regret it. Alam mo yung sabi ng kapatid ko the other time? Sabi niya, ate, alam mo, pag nag-upload ka ng video, mema na lang, kung ano na lang gusto mo ma-upload, hindi ko masabi sa kanya na, I just don't wanna regret life. I don't want to end up this whole 20s thing, itong pagiging ano ko, adult ko, without actually trying it. And it's funny because, to be honest, sometimes whenever I upload content, natatawa rin ako sa sarili ko, but I just want to do something stupid. I just want to do something that I'll not regret in the future because hindi naman nakakayang mag-vlog or mag-upload. There's a lot of people doing it anyway. Pero alam mo yung pakiramdam na ayoko mabot na nag-30 na ako, 35, and I wanna do vlogging. Tapos biglang, wala, hindi mo nagawa kasi masyado kang takot at masyado mong iniisip yung isipin ng ibang tao. So, better just do it, yung ganun. Pero yun, ito, kung maging successful man ako dito sa ginagawa ko o hindi, ang sarap niyang balikan at some point na inisip mo sa sarili mong magiging kilala ka or inisip mo sa sarili mong may magandang mangyayari or patutunguhan tong ginagawa mo. But the truth is, I'm just satisfying, you know, that phase in my life that I want to do it and I don't want to waste my time not doing it just because I am too parang fired up about what others might say about what I'm doing. So kahit na nakakahiya sharing it, ginagawa ko. Same goes with, you know, buying or treating yourself. At first, you would feel, ay, nonsense naman to, sayang, ipunin ko na lang sana. But totoo, ang pinapakawalan mo sa mga moments na yun ay yung time that you'd feel happy. Alam niyo ba in life, alam niyo yung pakiramdam na pag hindi ngayon, hindi masaya. Like if it's not in your system or parang hindi siya andon, the feeling of happiness or excitement is not there, dinedelay mo. Di ba pag andon ka na sa part na yon, biglang hindi ka na masaya. Parang biglang, ay, parang hindi ko na siya gusto. Because there are things worth doing now. Salamin tayo, di ko kayo makita eh. Diba, there are things worth doing now. So, gawin mo siya. Like, say for example, ako, ito nga pag-vlog, what if gawin ko to kapag motherhood na ako? Baka hindi ko na siya kaya or hindi ko na magawa yung mga
gusto kong balaking vlogs na ganito kasi dala-dala mo yung bata, yung mga ganun. May mga bagay na masarap gawin now. May mga actions or feelings na mas masarap maramdaman ngayon. So, you know, try to do it as much as you can while you have time, while you're still young. Lagi itong sinasabi sa akin ng nanay ko eh. Suotin mo yung mga gusto mong damit, puntahan mo yung mga lugar na gusto mo, kasi once na naging nanay ka, mahirap na. Syempre, sasabihin dyan ng mga ibang nanay, wag naman ganon, hindi naman porket nanay, hindi mo na to pwedeng gawin. Totoo naman, pero syempre, there are different ways our body adapt to motherhood or sa next level ng pag-aasawa. Iba-iba tayo eh. What I'm trying to say lang, if you have time, bigay mo din sa sarili mo eh. Diba? Wala naman sigurong masama dun. Oh my God, I need to end. Bye! Yun lang, I'll be ending the vlog here. Salamat sa pakikinig at ako'y 5% na lang. At sorry, ito na talaga siya. Ito na yung pinaka-full potential lang i-vlog natin. Me talking in front of the camera. I'm not sure if it's nonsense, but I hope you get my point. Bye!